Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So tayo po ay ngayon ay EFB Live ko na po. Wait lamang po ha. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Yes. Amen. Pwede po bang sumigaw? Hallelujah. Nang hallelujah. Ang handa ng magpuri. Hallelujah. Hallelujah. God. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po ng Thursday. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maulan, kaya po yung background ko puro payong. Diba? Kaya minsan lang naman po ang ganitong panahon dito sa bansang Pilipinas. Kaya enjoy natin ang rainy season dito po sa ating bansa. Praise God. So ngayong umaga po, meron po akong nakikita bago nating kasama dito po sa ating Zoom. Ang pangalan po niya ay Sister Minerva. Praise God. Good morning po. Mami ni Lexi Mars. Ah, good morning Sister Minerva. Good morning po. Good morning. Oh, good morning. Taga saan siya sis? Taga saan ka po Sister Minerva? Manila po. Santa Ana, Manila. Ah, Santa Ana, Manila. Praise God. Maulan din po ba diyan sa Santa Ana, Manila? Opo, maulan ngayon. Yan, talagang maulang umaga, malamig na umaga, no? Sa atin pong lahat. Praise God. So, welcome po dito sa Daily Morning Prayer and Devotion. At welcome po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ng Thursday. So, ngayong umaga po, simulan po natin ang devotion po natin, ang Daily Morning Prayer and Devotion, sa atin pong pag-awit para sa ating Diyos. Atin pong gawing panalangin ang awiting ito. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Share ko lang po ang aking screen. Praise God. Nakikita niyo na po ba ang screen, mga kapatid? Yes po. Okay, amen. Sige po. Ang sabi po sa awit, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ang yaman ko, Nice, 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 nice.
ang lahat ko. Ang yaman ko. Ang Inuon. Ang Inuon. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Ang puso ko ikaw ang yamang ino, ang pangarap ko ang sasapat, Panginoon ito, ikaw ang yamang ino, ang pangarap ko ang sasapat, Panginoon ito. Pangarap ko sa sapat, Panginoon Jesus, ikaw ang yamang inaan. Ang pangarap ko sa sapat, Panginoon Jesus, turo mo din sa akin minsan, ha? Teka, Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ang yaman namin, Panginoon. Ikaw ang nais ng pusong ito, Lord. Nauhaw, Panginoon. Salita po ninyo, Lord. We praise you and we honor you, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Another opportunity, O God, na ikaw po ay aming mapapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na kami po, Lord, ay merong ganitong uri, Lord, ng pagkakataon na kami po ay makalapit, na kami po, Lord, ay makadulog po sa inyong banal na trono. Lord, saliksikin mo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, at sa lahat po ng nakikita mo, Panginoon, na hadlang, mga karumihan, kasalanan, Panginoon, sa aming mga buhay, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. At papakumbaba po kami, naninikluhod ang aming mga puso, inaamin, Panginoon, ang lahat ng aming mga nagawang mali. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, na makalapit, makadulog po sa banal at makapangyarihang trono po ninyo. At salamat po sa umaga pong ito, maging sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, Lord, sa buhay po ni Geraldine Gallardo, Lord, na gagamitin mo this morning, O God, upang maipahayag, Lord, ang banal at makapangyarihan, buhay na salita mo po, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang makita sa kanyang buhay. At ang salita po ninyo na amin pong mapapakinggan, Lord, ito po, Panginoon, ay maging klaro
At ito po, Panginoon, Lord, ay maisa pamuhay namin, mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming marami pong salamat. Pangunahan mo po ang gawain ito ng daily morning prayer and devotion. Sa inyo po namin, Panginoon, maingat ay binabalik ang lahat ng papuri, kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, salamat sa ating Panginoon na muli po tayo po ay magkakasama dito sa ating 136 days ng ating daily morning prayer and devotion. Yes, yay! Praise the Lord! Praise the Lord! Parang kailan lang ano, ngayon po 136 days na sa ating sama-sama. Dito po, pagsasama-sama natin every day. Na hindi po tayo nagsasawa na tayo po ay magbigay ng ating papuri at pagsamba sa Panginoon. Sabi nga, ito na yung buhay natin. Kapagkat ang Panginoon, ang yaman natin. Hindi na tayo naghahangad kahit ano pang yaman dito sa mundo. Ang pinakamahalaga po, ang Diyos po ay kasama natin at siya po ay ating sinasamba. Amen? Praise Amen. God! Praise God! Amen. Excited na ngayong umaga na makinig ng Word of God. Hallelujah! Taas po ang kamay! Hallelujah! Hallelujah, Lord. We are so excited. Lahat po kami, Panginoon. And we are 35 na po dito sa ating Zoom room. At ngayon po ay tayo po ay naka-FB Live. Naka-FB Live po tayo. So you can share po itong link na ito. Nasa wall ko na. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga Facebook na account para po mapanood din ng mga friends po ninyo at mayabot po natin ang isang napakagandang balita. Ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, ngayong umaga, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat sa buhay po ni Geraldine Gallardo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God, ayun, narinig niyo po ba ako? Ayan, amen. Hallelujah. Yes. Ayan, so this morning po, ang pag-uusapan po natin. Ayan, sino po sa inyo, yung tuwing si mama po nagtatanong, no? Alam ko po every Monday or Tuesday, nagtatanong po siya na, sino po sa inyo ang may gustong ipatotoo or i-testify? Ayan, di ba po na, narinig niyo na po yan kay mama, di ba po? Madalas po dito sa ating morning prayer and devotion. And yan po pag-uusapan natin. Yung about testimonies po. Diba po, marami na po sa inyo kagaya po nung sila Brother Philip, sila Mr. Ivy, yung mga iba po sa inyo, eh lagi po nag-share ng mga testimonies. And nagpapagpala po tayo through these testimonies po, diba po? Na nabibless po tayo, tayo po ay namumove na ating Panginoon dahil nakikita po natin kung ano po yung ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. And for today po, ang topic po natin is, yan, share screen lang po ako saglit. Yan. Your life, your testimony. Ayan po, so samahan niyo po akong magbasa ng Bible po sa 1 John 5 verse 10. Yan po. 1 John 5 verse 10. So ang sabi po dito, whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar because they have not believed the testimony God has given about his Son. So praise God po. So mismong ang Lord po ay nagbigay ng testimony po sa atin. Which is, si God po, si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po i-save po tayo. Amen po ba? Amen. So yun po yung testimony na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. And ang sabi po dito, whoever does not believe God has made him out to be a liar. So kung sino man ang hindi naniniwala dito, isa pong liar. And because they have not believed the testimony God has given about His Son. And samahan nyo rin po ako sa 1 Thessalonians 1 verse 8. Ito naman po yung testimony about po sa ating mga believers, no? So,
First Thessalonians 1 verse 8. The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything. Therefore, we do not need to say anything about it. So ito po, ang sinasabi po dito is yung dahil po may faith na tayo sa Panginoon, dapat mag-spread po siya. Ayan, sa hindi lang po sa atin, hindi lang po yun magsistay sa atin, kundi isashare rin po natin sa iba kung ano po ang ginawa ng Lord sa ating buhay. Yan po, dahil po meron po yung effect eh. Meron po yung effect sa ibang tao na pag-uusapan po natin mamaya kung ano po ang gagawin ng Lord sa buhay ng iba, of course, through your testimonies of your life po. Ayan, so, meron po tayong pag-uusapan for today, 4 parts in sharing your life testimony. Kasi yung iba po sa inyo siguro natatakot pa or kinakabahan, di ba po? Hindi naman po yan, kahit ako po nun dati, yung first time ko po mag-share ng testimony ko po sa church, sa church po kasi, sa pag-prayer meeting, kadalasan po nagtatanong yan na sino pong may gustong i-share or i-testify. Ayan po. Dati po, bago-bago pa lang po akong Kristiyano, talaga pong nanginginig ako, natatakot ako, pero hindi po dapat natin ikahiya kung ano pang ginawa ng Lord sa ating buhay, di ba po? Kasi po, ma-share rin po natin sa iba na ito yung ginawa ng Lord sa buhay ko. And yung mga iba na hindi pa nakakakilala sa Lord, ma-amaze sila sa ginawa ng Lord sa buhay natin. And hindi po dapat natin ikahiya po yun. Ayan, kaya po pang maging nagtanong po sa atin, lalong-lalo na po dito sa daily morning prayer and devotion na sino po ang may gustong magpatotoo, dapat hindi na po tayong magdalawang isip pa, ano po, na dapat po nag-uunahan pa po tayo na ako po may gusto po akong i-share or i-testify, di ba po? Dahil ang kabutihan ng Diyos, gustong-gusto po natin i-share sa iba. So, 4 parts in sharing your life message or your life testimony. First po, of course, ayan po ang sabi po, a good example is the best sermon. So, tayo pong mga anak ng Diyos, maging isang good example. And ito po ay magiging isang best sermon po. Ayan, as you share your life testimony. So, 4 parts in sharing your life message. First is your testimony, of course. The story of how Christ has made a difference in your life. Ito po yung story ng iyong buhay on how Christ has made a difference in your life. Kung ano po yung binago ng Diyos sa buhay niyo, pinaka-basic example po, nung kayo po ay hindi pa po kung wala pa po kayo kay Kristo, and yung kung paano po kayo binago ng Lord when you are already in Christ. Ayan, so may mga naririnig po ako in mga testimonies na nung sila ay wala pa sa Lord, hindi pa po sila talagang nagbabasa ng Bible, yun nga po, parang nanghihina, di ba po? Lahat naman po tayo ay ganyan, pero tayo po, nung kay Lord na po tayo, nagbabasa na po tayo ng Word of God, napapalakas po tayo ng Word of God. Amen po ba? Amen. Amen. So, testimony na po yun, and pwede natin po yun i-share sa ibang tao. Ayan, so sabi po sa Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, hindi po tayo dapat mangamba or matakot sa pag-share ng testimony po natin dahil ang Holy Spirit po ang magsispeak po sa atin. Ayan po, kadalasan po ako po nung pinaka-first time ko po mag-testimony. And every time na mag-testimony po ako, no, po, so nagpipray po ako na Lord, ikaw po ang mag-speak po through this testimony, and ikaw po ang magbigay ng message po. Dahil first of all po, yung pag-share po ng testimony, dapat po yung talagang galing sa Lord, yun hindi lang po yung dapat yung talagang sa sarili natin kakayahan, ano po. So you will receive
power when the Holy Spirit comes on you. So dapat po hindi po tayo kabahan dahil unang-una po sa lahat, ang sinispeak po natin is not for our own glory, but for God's glory po. Amen po? Ayan po. Amen. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and all the ends of the earth. So, hindi lang po sa atin magsistay po ang testimony po natin, kundi in all the ends of the earth. Amen po? So, why is personal testimony effective? So, number one, personal stories are easier to relate than principles. So, kadalasan po pag may nag-share po sa, dahil po tayo po, eh, dahil nakaka-basa na po tayo ng Word of God, minsan po nag-iisip pa po tayo, may mga friend po tayo, no, na gusto po natin sila sharean. Pero we don't know how po, di ba po? Kasi minsan yung iba pag sinabi po natin na baka mabigla sila or baka mailang sila sa atin. Pero yung pag tayo mismo i-share natin sa iba kung anong ginawa ng Lord sa buhay po natin, eh magiging mas effective po yun. Bakit po? Because personal stories are easier to relate than principles. Makaka-relate po sila, di ba po? Makaka-relate sila sa mga stories natin and sa mga ginawa ng Lord sa buhay po natin. Number two, people remember longer and catches their attention. Mas na re-remember po natin yung mga testimony po ng ibang tao, lalong-lalo na kapag yung mga first-timer pa lang or yung mga baguhan pa lang po na shesheran po natin. And number three, stories build relationships. So, kapag nag-share ka ng testimony, of course, malalaman mo yung nangyari sa buhay niya, yung mga pagbabago sa buhay niya, and nakikilala natin yung taong yun, di ba po? So, at the same time, they will share rin po sa atin. And magkakaroon po ng relationship yun po sa bawat isa, lalong-lalo na kapag, lalong-lalo na po kapag yung friend po natin, eh gusto po natin masharean and gusto po natin siya makakilala sa ating Panginoon. Amen po? So, effective po ang pag-share ng testimony. Kaya dapat po, wag po natin ipawalang bahala or dapat po hindi po dapat natin ikahiya yung pag-share ng ginawa po ng Lord sa buhay po natin. Yan. So, how to make an effective testimony? So, kung tayo po nag-iisip pa or paano ko ba sisimulan? Kasi may mga iba po sa atin na hindi pa po alam kung paano mag-share ng testimony po nila sa kanilang mga kaibigan or sa kanilang mga kamag-anak. And so, tanungin po natin ito. Number one, what my life was like before I met Jesus? Ano ba yung buhay ko before ko makilala ang Panginoong Jesus? Doon pa lang po eh. Doon pa lang po, masasagot pa lang po natin yung testimony na po yun eh. Ano ba yung buhay ko before ko makilala si Jesus? Dati ang pinag-uusapan lang namin ng mga friends ko is about lang sa mga kwento ng mga buhay ng iba, di ba? So mga ganun po eh. Ano ba yung buhay ko before ko ma-meet si Jesus? Or dati, pag nagsama-sama kami ng mga kaibigan ko, pinag-uusapan lang namin, uy, alam mo ba, si ganito. Oo, mga ganon. Pero, mamaya po, ano po yung number two? How I realize I need a Jesus? Ano po yung next po? Yung number one po is, ano yung buhay mo before mo ma-meet si Jesus? Number two, how I realize I need a Jesus? Paano mo na-realize na kailangan mo pala ang Panginoong Jesus? Ano yung turning point mo? Ano yung turning point mo sa buhay mo na na-realize mo na kailangan ko pala si Jesus? Doon pa lang rin po eh. Makashishare mo na yung testimony mo sa iba na ito yung turning point ko kung bakit ko na-realize ko na kailangan ko ang Panginoong Jesus. Number three,
how I committed my life to Jesus. Paano ko na-commit yung buhay ko sa ating Panginoong Jesus? Di ba po? Paano ako nag-surrender sa ating, ang paano ako nag-surrender sa Panginoong Jesus? And lastly, the difference Jesus has made in my life. Ano yung kinaibahan ng buhay ko nung kay Kristo na ako? Ano yung difference? So, allow me po to share my life testimony po, no? So, kung paano ko na-meet si Jesus sa buhay ko. So, i-share ko po sa inyo what my life was like before I met Jesus. So, alam niyo naman po yung family po namin, no? Yung Gallardo family, yan si Mama. Ayan po. Yung life ko po before I met Jesus was very, very different. Bakit po? Kasi dati, yes po, nag-church po kami. Pero wala po dun, parang paulit-ulit lang. It was like a routine. It was like a ritual. And every Sunday lang po yun. Pero kapag Monday to Saturday, parang wala. Wala si Lord, parang ganun. Although we nasa school po, kahit sa school rin po eh may mga gawain rin po, pero wala po sa puso ko yung relationship, wala pong relationship sa Lord, in short. Kapag kami pong magkakaklase eh nagbabarkada rin po. Pero wala po talaga sa totoong relationship sa Lord. And dumating nga po sa point na si Mama at Papa po naghiwalay, eh grabe po yung effect po nun sa aming magkakapatid. Dahil hindi lang po sa emotional, na dumating po sa point na kahit po dun sa sabi ko, alalang-alala ko po ito, tinanong po ako ng ate ko, sabi niya, punta tayo sa church. Sinabi ko po talaga sa kanya noon na ayokong mag-church, wala namang mangyayari. Kahit naman pumunta ako doon, wala namang mangyayari. Na alalang-alala ko po yun. Sabi, kahit lumuhod ka lang, sabi ko, hindi, wala namang mangyayari. Kasi parang naging routine na siya sa akin na ganun lang siya. And walang relationship sa Lord. Yun yung alalang-alala ko noon nung dati. Sabi ko, wala namang mangyayari. Kaya, as time has gone by, si Mama nga po eh, nakabalik sa Lord. And, marami pa rin pong hesitations. Dahil, yun nga po, sa school, marami rin pong mga temptations. And, grabe rin po yung kumilos ang Lord na nagkabalikan po si Mama at Papa. And, dun pa lang po eh, sabi ko, kung kaya ng Lord yung nangyari na yun sa buhay po namin, kayang-kaya rin po yun sa inyo po, na kaya pong may miracle po na mangyari. And doon na po, naka-attend na po ako ng Bible study, worship services, and hindi na po ako nagdalawang isip na maglingkod po sa Lord dahil po sa mga nangyari po sa aming buhay. And tuloy-tuloy po yung mga blessings, tuloy-tuloy po yung mga miracles, hindi po tumigil yun eh. Kaya sabi ko, yung buhay ko dati na grabe, ibang-iba, grabe yung walang relasyon sa Panginoon, grabe yung ang hirap ng buhay kapag wala kang relasyon sa ating Panginoon eh. Wala kang panghahawakang salita kasi hindi mo alam yung salita ng Lord. Pero ngayon na may nandun ako sa Panginoon, may relasyon na ako sa Panginoon, kada pagsubok na dumaan sa buhay ko, eh may panghahawakan kang salita. And dun mo makikita na lahat ng salita ng Lord eh magfufulfill sa buhay mo. His words will never pass away. His word will stand forever. May pangahawakan ka salita ng Panginoon. And yun po yung i-share ko po na testimony po sa inyo na grabe rin po kumilos ang Lord sa buhay po namin. And lalong-lalo, hindi lang po sa amin, kundi
sa buhay ng bawat isa. And the Lord is the same yesterday, today, and forever. Kung ano po ang ginawa ng Lord before, kayang-kaya niya po yung gawin ngayon. At sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pang taon. Kaya wag na wag po tayong magdadalawang isip na mag-commit ng buhay po natin sa ating Panginoon. Amen po? So number two. Yan. So, sa pag-share po ng ating life message, you must share your life lessons also. Ayan. So ano po ba yung mga natutunan po natin sa pag-share po? Or ano po yung mga natutunan natin sa buhay po natin na may share po natin sa ibang tao? So this is about sharing the lessons you have learned about God, relationships, problems, temptations, and other aspects of our life. So ito po yung sa mga time na meron kang pagsubok na pagdadaanan, sa mga time na may mga testings, ano ba yung mga natutunan mo about God, relationships, problems, temptations, and other aspects of our life? So sabi nga po, wise people are those who learn from their experiences. But it is wiser to learn from the experiences of others. Ulitin ko po, wise people are those who learn from their experiences. Ang mga tao po na wise, ang sabi po, eh yun yung mga tao na nag-learn from their own experiences, sa mga sariling experiences nila. But it is wiser to learn from the experiences of others. Mas wise daw po yung mga nag-learn from the experiences of others kasi hindi po yun nila naranasan pero na-learn po nila yon, di ba po? So sabi sa Proverbs 25 verse 12, to one who listens, valid criticism is like gold earring or other gold jewelry. So yung mga taong nagli-listen po, sila po yung mas may mas maganda po yung mga listeners po eh, no po. Kapag nagli-listen po tayo sa iba na mga testimony nila, mas may natutunan po tayo sa kanila. So ask yourself, what God taught you from? Ayan. So tanong po natin sa sarili po natin, ano ba yung mga itinuro sa atin ng ating Panginoon? Is it from failure? Yan, sa mga times po na sa mga buhay po natin na nag-fail po ba tayo, ano po yung mga natutunan natin? Lack of money or lack of provision. Pain, sorrow, or depression. Sa mga times na nag-aantay tayo through waiting, ano ba yung mga natutunan natin? Through waiting. Through an illness. From disappointment. From my family, church, and friends. And from my relationships. Ano ba yung mga natutunan po natin through those things? Or through those mga challenges po sa buhay natin? Ang sabi nga po, use things and love people. Not use people and love things. Ulitin ko po. Use things and love people. Not use people and love things. So, sabi po, yung mga bagay na natutunan po natin, yun po yung gamitin po natin and love people po. Mahalin po natin ang ating kapwa. Hindi po tayo gagamit ng kapwa and mamahalin po natin yung mga bagay po na yun. Okay po? So, next po is sharing your godly passions. Yan po. As we grow closer to God, He will give you a passion for something He cares about. Then you will be His champion for that passion. So, ang bawat isa po ay merong mga passion po. Amen po? May mga passion po tayo. And as we grow closer to God, bibigyan niya po tayo ng godly passions na pwede po natin i-share rin po sa iba. So ano po ba yung mga godly passions po na yon? Here are some godly passions that you may have. So first po is solving problems or yung pagbibigay po ng mga
advice. Next po is guiding to know one's purpose. Next po is saving the lost souls or yung pag-soul win po. Next po is stewardship. It may be about money, time, or any possessions that you have. Meron rin pong passions about a cause. It is maybe from abuse, addiction, depression, disease, or etc. Or it may be passions to further his kingdom or starting new churches, leading people, etc. So, ang bawat isa po ay may mga godly passions na ginagamit po tayo ng Lord through that. So, pwede rin po natin i-share yon sa iba. For example po, si Mama, may godly passion po siya to share, to further the kingdom of the Lord na ginagamit rin po itong daily morning prayer and devotion na pwede rin pong i-share for God's glory ang daily morning prayer and devotion na to sa iba para mas marami pong mapagpala. Di ba po? So, kayo rin po, as you grow deeper sa inyong faith sa Panginoon, bibigyan rin po tayo ang bawat isa ng Lord ng godly passion. And pag-pray po natin yon, yung godly passion po na yon, na through that, gamitin po natin yon para po mas marami pa po ang mga tao na makakilala po sa ating Panginoon. Ayan po, inon po. So sabi po sa Galatians 4 verse 18, if someone is eager to do good things for you, that's all right. But let them do it all the time, not just when I'm with you. So all the time po, hindi lang po yung kapag feeling po natin may nakakakita po sa atin. Dapat po all the time, we must do good things to other people. Hindi lang po yung may kapag may nakakakita po sa atin. Amen po. So, lastly po, is of course, hindi lang po yung life testimony po natin, no, kundi we should share the good news. We should share the word of God, of course. So, may mga ilang verses po akong sasabihin na pwede po natin i-share po sa iba, lalong-lalo na po kapag may mga friends po tayo na gusto po nating makakilala rin po sa ating Panginoon. So number one, 2 Corinthians 5 verse 19, your sins were forgiven. Ayan po, ang sinasabi po dito, ang message po dito is, your sins were forgiven, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So, pinatawad na tayo na ating Panginoong Jesus 2,000 years ago. And kapag, minsan po kasi kadalasan kapag sinesharean po natin yung iba, natatakot po silang lumapit sa Panginoon, di ba po? Dahil makasalanan at baka naalala pa ng Lord yung mga kasalanan po natin dating-dati pa. Pero kapag tayo po ay nag-repent sa ating Panginoon, sabi po dito, not counting people's sins against them. So, hindi na po yun titignan ng ating Panginoon kung tayo po ay fully nag-surrender po sa Kanya. Amen po. Kaya dapat po tayo ay mas lalo pang lumapit sa ating Panginoon. So, number two po, ang message po sa John 1 verse 12, ang sabi po, you were given a right to become children of God. So sabi po sa John 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa mga tao pong tumanggap sa ating Panginoon, binigyan niya po ng right na tayo po itawagin na anak ng Diyos. Next po ang message po sa Romans 8 verse 32, you are entitled to God's blessings. Ay, di ko po ata nalagay dito. Ayan, sa Romans 8 verse 32, you are entitled to God's blessings. Ayan, dito ko po ata nalagay. Sorry po. Ayan, di ko po nalagay sa PowerPoint. Pero sabi po sa Romans 8 verse 32 po yun, you are entitled to God's blessings, that kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus,
meron po tayong pagpapala sa ating Panginoon. And next po is a 2 Peter, ay di ko rin nalagay. 2 Peter 3 verse 9. God wants everyone to be saved. He wants you to share the good news you have received. So, sa 2 Peter 3 verse 9 po 'yon na gusto po ng Lord na lahat po tayo ay maligtas, and He wants you to share the good news you have received. Hindi lang po 'yan mananatili sa atin, kundi gusto niya rin po lahat po tayo eh ma-receive po ang good news, and of course lahat po tayo eh ma-save. Sabi po yun sa 2 Peter 3 verse 9. And sa 1 John 4 verse 18 po, lastly po, in sharing the good news of salvation, it must be motivated by love and compassion to others. So sabi po sa 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So there is no fear in love po, but perfect love drives out fear. So ang perfect love po ay nanggagaling po sa ating Panginoong Jesus, and it drives out fear. Yun po yung nagpapaalis po ng ating takot sa buhay po natin. Amen po, which is ang ating Panginoong Jesus. Perfect love. Ayan po. So, in conclusion po, sabi po sa 1 Peter 3 verse 15, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ang sabi po dito, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Kapag tayo po kadalasan po, no, tinatanong po tayo, bakit ganyan, bakit ang ganda, ang grabe yung change sa buhay mo? Di ba po? Siguro po madami na po sa inyo ang nagtatanong, dahil po meron na po tayong relasyon sa ating Panginoon. Grabe yung pinagbago sa buhay mo. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Siguro may mga friends na po kayo, mga kamag-anak na po kayo na sinabihan po kayo ng ganyan. And ang sabi po dito, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Dapat maging prepared tayo, may answer tayo sa kanila. Bakit ganyan yung change sa buhay mo? Ayan. So, yun po yung pinag-usapan po natin today. Yung answer, which is, isi-share po natin yung testimony po natin. Yung pagbabago po ng Lord sa buhay po natin. Ayan. Sige po. Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, Lord God, sa araw na ito na muli po kami nag-sama-sama upang pagsaluhan ng inyong banal at makapangyarihang salita. And Lord God, we pray sa buhay ng bawat isa, Lord God, na hindi na po mahihiya ang bawat isa to share the goodness po, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Lord, we pray na kasihan niyo po kami na we share our life testimony to other people, na hindi po kami ang mag-glorify, but you alone will be glorified in our lives. And Lord, ikaw po ang mangusap sa bawat tao, Lord God, sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak po namin, or sa kung sino man po, Lord God, na masasharean po ng life testimony po namin. And Lord, ikaw po ang mangusap sa kanila. Ikaw po ang mag-move or kumilos po sa buhay ng po nila, Lord God. And Lord, we pray sa buhay ng bawat isa na hindi lang po ngayon, Lord God, kami magkakaroon ng lakas ng loob, kundi Lord God, sa mga susunod pa po ng mga araw, or every time, Lord God, that
people will ask us, Lord God, kung ano po ang nangyari po or na change, drastic change po sa buhay po namin, eh hindi po namin ikakahiya, Lord God, ikaw, Lord God, in Jesus' name. And Lord, we pray, Lord God, sa buhay ng bawat isa, na i-bless niyo po each and everyone exceedingly and abundantly, more than we could ever think of. Lord, i-provide niyo po ang mga pangangailangan ng bawat isa. Lord, proteksyonan niyo po kami sa anumang mga sakit at karamdaman. And Lord God, we pray na ang aming mga pamilya ay safe and sound po, Lord God, kahit na meron mga bagyo or mga pagsubok na dadaan sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord. May your name be glorified and exalted. In Jesus' mighty names we pray. Amen. 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 Praise God. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaganda po ng katuruan na atin pong narinig ngayon, na tayo po ay ipagmamalaki natin, na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At ang mga nangyayari po sa buhay natin, ito po ay kalooban ng Panginoon, na tayo po lahat ay maisapamuhay po natin ang salita ng Diyos at hindi po natin ikakahiya ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo po ngayon ay pupunta sa ating mga kagrupo, sa ating pong mga ka-life group po. Subalit bago po natin i-end ang ating FB Live, sa lahat po ng makakapanood sa FB Live, kung kayo po ay may mga prayer request, pwede nyo pong i-post ang inyo pong mga prayer request, i-comment nyo po. Maglagay lang po kayo ng mga prayer request ninyo sa ating comment section po. At makakasigurado po kayo na atin pong idudulog sa Panginoon ang inyo pong mga prayer request. So sa mga ka-FB Live po natin, magkita-kita po tayong muli sa araw ng bukas, every 7:30 a.m. po, tayo po ay magkakasama dito sa ating daily morning prayer and devotion. Sige po, i-end ko po ang ating FB Live at tayo naman po ay pupunta na sa ating mga ano po, sa ating pong mga kagrupo. Group. Wait lamang po ha. I'll just end our FB. Praise God. Wait lang po. Wait lang po mga kapatid. At inaaral ko kung paano ang mag-end nito. Sige po, tayo po ay pupunta na sa ating pong mga life group po. Praise God. Hallelujah. Panginoon, itong pagkakataong to, nagkasama-sama kami ni Sister Lita, Sister Marlene, Sister Melanie. Lord, at ako po, pinataas po namin sa inyo ang aming pamilya. Cover us with the precious blood of Jesus Christ. Lord, yung mga healing namin.
Okay. So who will start? Sir Na? You want to start? Sina ako? Sige, pwede naman. Good morning, mga sister. Ang isi-share ko lang yung ano, yung what happened to me before with my ex-husband. Kasi, alam niyo naman siguro yan, mga sis, di ba? Yung life ko. Kasi before, para bang, nung naghiwalay kami, parang, there comes a time na, anong nagpipray talaga ako na gusto kong magkabalikan kami. But then, parang hindi talaga siya nangyayari. And then I keep on praying na. Para bang sinabi ko kay Papa God yung time na yun, I'm so down, depressed talaga ako. And then, nasa loob ako ng toilet ngayon. As I remember, nasa loob ako ng toilet kasi ayaw ko makita ng mga anak ko na ako'y umiiyak. So then, parang sinasabi ko sa kay Lord na parang isusurrender ko na lahat kasi I tried, parang sa sarili ko, tinatry ko siya na ayusin. But then, ayaw eh. Parang hindi talaga eh. So, sinusurrender ko sa kanya yung life ko. Ikaw na pong bahala sa akin, Lord. Para bang kung anong gusto mo, yun. Tapos, at that time, parang slowly. Nangyayari, no? Maganda na yung nangyayari kasi sabi niya po ganun, in everything give thanks. Dapat po natin uunahin, dabi po sabi ng Bible, diba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Amen po ba? So ngayon binago ng salita ng Diyos si Sister Roslyn sa mga bagay na naririnig po niya. O sino pa po yung gusto magbigay ng kanyang testimony? Okay, si Sister Beth. Okay po, the floor is yours. Sister Lizzy po, nickname ko. Okay, Sister Buddy, good morning. Morning. I love you with the love of the Lord. Amen. Thank and you. And ako naman po is, ako naman po isi-share ko, nung wala pa po ako kay Lord, super, super, bait na po talaga niya sa akin, super, super blessing na ginagawa niya sa akin kahit wala pa ako sa kanya. And kasi po nung maliit ako, sabi ko, wish ko lang yon pero hindi ko kay Lord wini-wish sa mga ano ko, sa parents ko, sabi ko, nay, paglaki ko, gusto ko magkalaki ng, magkaroon ng bahay. Bahay lang, hinihingi ko, paglaki ko. Pero dear Lord, gabi, binigay sa akin, wala pa ako sa kanya, nung binigyan agad niya ako ng mansion. Wala pa ako sa kanya. And lalo na po ngayon, na napunta na ako sa kanya. Ngayon ko po na-appreciate talaga ang super, super blessing na binigay niya sa akin. Sobrang, sobrang bait po ni Lord talaga po. Amen. And I'm so thankful. Yeah. Talagang, ano po, pinapangunahan po talaga siya ng Panginoon. Ginagabayan po siya ng Panginoon sa kanyang edad na yan. Tingnan niyo po, ano, malakas pa talaga siya. Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Cynthia. Kaya naman po, Sister G. Ay, good morning po. Ako ang i-share ko po is yung hindi lang naman po isang beses pero always po na talagang pinakikinggan ni Lord ang aking mga lambing sa kanya, mga hinaing ganun. Kasi isa-sample ko na rin po katulad nung senior nung una natin ka sister na yeah. So, basta, just keep on, you will not, don't be ashamed to share. That's true. So, kayo naman, so dal-dal na ako masyado. Sir Irma. Si Brother Sip, gusto ko marinig. Ah, yes, good morning. Oh, okay. Brother, Sister Irma. Yeah, you're the same name. Okay. Di ba nasa US ka rin, Sister Irma? Opo, nandito ako sa Indiana. Kaya nandito ako sa California. Yes, okay. Mapagpalang buhay mga tita. Isang patutuo lang na God is good all the time, di ba? Yes. At lagi kang sinasabi ito. Actually, ako'y ginagamit ng Panginoon sa ministro ng sa simbahan. Ako'y kasama sa praise and worship. At sa biyaya ng Panginoon, actually, marami akong pinagdaanan, actually.
Pero yung mga pinagdaanan ko ngayon ay hindi naman ako ang ano eh, hindi naman sa akin ng ano, kundi sa tulong ng Panginoon sa kanyang biyaya nga. Diba, tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siguro kung ikikwento ko yung buhay ko, siguro yung pinakamaganda ang nangyari sa akin, yung binago ko ng ni Christ. Ano? Ako kayo naging bagong nilalang, sabi nga. At hanggang ngayon, siyempre, sinasapamuhay ko ang magandang balita. May isa ako na, no? Sabi niya, oh maganda yung inaatinan mo kasi merong pagbabago. And one thing, nakita nila yun sa akin, may pagbabago na hindi ko na kailangang mangulit ng mangulit. But they noticed me na may nabago kahit konti po. Yun po mo, yun po. Thank you. Lord, napakabuti ng Diyos, no? Ang daming mga bagay na hindi po natin napapansin, pero na ano po sa atin, nakikita ng ibang tao. So, madami po na hindi po natin ine-expect, pero ginagawa ng Lord sa buhay natin. Process, step by step. Hindi siya yung tipo na on the spot talagang maababago ka. So, praise the Lord sa buhay ni Sis Celisaida. Kasi nga, ano nga tayo, judgmental nga tayo, di ba? Pero ngayon, hindi na. Alam na natin ang tama at mali. Natututo na tayong tumawag sa Kanya ng tamang pagtawag na kung kinakailangan natin, hindi yung Lord, Lord, tulungan mo ko, pero meron na tayong guide kung paano tumawag sa Kanya. Yeah. Ganun lang, nagpapasalamat din ako sa Kumare at saka sa inyo, mga friend ko. Palagi niyo ako pinagpipray. Pinagpipray ko rin kayo. Salamat! I love you all! Sis Lynn. Naka-mute ka, sis. Nakamute si Slim. Ask ba siya? Ayun. Ayan. Okay. Yun, nagluloko yung aking internet at saka yung aking mouse. Good morning mga sister. Good morning mga kapatid. Ako naman is tama yung sinabi ni Ate Annalisa, no? Ramdam ko din yun nung una, yung Biblia, kung yung nagbabasa ka ng Biblia, pero yung hindi mo siya gaanong naiintindihan. Lalo pa kung yung hawak mo is malalim na mga salita, yung version mo na merong pa is malalim yung mga salita. Ramdam ko yun. So, ako naman, yung paano ko na-realize na kailangan ko si Lord sa buhay ko? Sa panahong ito, yung panahong nakaraan hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa na yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, yung mga struggles, yung mga kahirapan na naranasan ko is sa kanya ko itinawag, kay Lord ko tinawag. Kaya sabi ko, Lord, kung ito may para sa akin, yung mga hinihingi ko sa iyo, may assure ko lang sa iyo na pagka ibinigay mo, binigyan mo ako ng sinyales na ako'y para doon, maglilingkod ako sa iyo, yung ganon. Kaya sabi ko nga yung nangyari nga itong pandemic, tapos meron tayong ganitong morning prayer and devotion. Struggle pa rin ako. Nagtatrabaho ako kasi kailangan ko. So, kailangan ng pamilya ko. So, sabi ko, bibigyan kita ng panahon, Lord. Kahit man naka-off yung cam ko, bibigyan kita ng panahon. Marinig ko lang yung mga salita mo. So, ando na ako sa punto na, alam ko darating yung turning point ko nga, yung sabi nga ni Sis Dindid na,
naroroon ako sa iyo, yung sa iyo Lord, sa iyo lang. Ayun lang. Amen. Amen. Tita Mila, naka-mute ka po. Ano mo po yung ano mo, yung mic mo, i-unmute mo po. Opo. Nan, ano po? Yun po yung yun po yung talagang pa-promise niya po sa atin eh. Alam niyo po, sabi po niya no, and he will going to supply all your needs, no? Lahat po ng pangangailangan po natin, ibibigay po ng ating pong Panginoon. Ang napakahalaga po, Ate Mila, ay yung peace na naranasan nyo. At in spite of that, hindi po kayo nagbago. Na doon pa rin po yung inyong pagiging bukas palad sa bawat isa. At alam nyo po ba, noticeable po yan sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa po ninyo, lahat po ng ginagawa natin, hindi po yan natatago sa harapan ng ating Panginoon. And I'm pretty sure God knows na ginagawa niyo po yan out of your love, no? Your love po sa atin pong Panginoon, na anything na ginawa natin sa kapwa po natin, ginawa na po natin ito sa Panginoon. And pretty sure meron po pamala sa mga ginagawa niyo. Hello po, Ate Minerva. Pwede po ba kayong makita? Pwede po ba kayong, gusto niyo po ba mag-share din po ng inyo pong life's testimony? Parang okay lang. Hello po, good morning po. Okay lang naman. Okay lang po, kaya lang po hindi ko ma-on yung camera ko. Okay, sige po. Pwede po ba namin marinigan yung mga kabutihan ng Diyos sa inyo? Okay, okay po. Medyo nahihiya po ako mag-open up, pero I'll try my best. Yes. Hindi po ako naging perfectong tao, perfect na mother. Nagkaroon po kami ng problema. Pero pakiramdam ko po at naniniwala po ako na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na bumangon, magbago, maging mabuting tao, maging mabuting magulang at asawa, maging mabuting pamilya. Praise God! Hello, we're back. Praise God po, we're back. At may mga grupo po na parang kulang pa yung oras. Ano? Kulang talaga. Kulang din. Hindi nakapag-tapos si Shireen eh. Kaya nga eh. Enjoy. Hello po. Ayan. Pwede niyo pong ituloy yan. Kahit after po ng daily morning prayer and devotion, pwede po kayong gumawa ng messenger group po ninyo at patuloy po ninyong ideklara ang kabutihan ng Panginoon, no? Yeah. Yan po ang napakaganda nating mapagkwentuhan po ngayon kaysa yung mga bagay na nananakot lang sa atin. E di, pag-usapan po natin lahat ng mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Yeah. Amen. Amen. Alam niyo po, dito pa lang sa choice of gusto nating pag-usapan, talaga namang pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon. Di po ba? Dati-dati, mas interesado tayo sa buhay ng mga artista. alam natin lahat-lahat ng mga detalye, no? Lalo na pag may favorite kang artista. Talagang birthday, lahat ng mga detalye sa buhay niya, kilala natin. Pero ngayon, paano po ba ginagawa natin? Binago na tayo ni Lord eh. Ang kilala natin, ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sobra po tayo interesado sa salita ng Diyos, no? Everyday po, at huwag niyo pong kakaligtaan ang ating daily devotion. Tayo po ngayon ay nasa aklat ng Lucas chapter 12. Yan, mga kapatid. I want to remind po ang ating pong daily devotion. Babasahin po natin ang aklat ng Lucas chapter 12. Yan. Yan po ang maganda rin pag-usapan, ano? Mamaya, after our devotion, kung gusto ninyo, magkwentuhan tayo tungkol po sa ating devotion sa Luke chapter 12. Yan, praise God. So, ngayong umaga po, tayo po ay panandaliang magpapaalam sa isa't isa at magkita-kita po tayo tomorrow, same time po, 7:30, same place sa Zoom, no? Sa Zoom po tayo. At patuloy po na, mga kapatid, meron po akong in-invite sa Ayudang Spiritual Group Chat. Accept niyo po para po makita niyo po ang ating FB Live at ma-share niyo po sa inyong mga friends. Yan. So meron pa po palang mga hindi kasama sa grupo ng Ayudang Spiritual. So bago po nagkaroon ng, kwento ko lang po, bago po nagkaroon ng daily morning prayer and devotion, ako po ay nag-FB Live before sa Ayudang Spiritual Group. Yan. Bago po
nagkaroon ng daily devotion po na katulad nito. Yo, nag-FB live po ako noon, mag-isa lang ako salita ng salita sa camera, wala akong kausap, nag-share ng kabutihan ng Panginoon. Pero iniba po ni Lord eh. Sabi niya, daily morning prayer and devotion via Zoom na tayo ngayon. Praise Amen. God. Salamat. Napakabuti po ng Diyos. Mananatili pong mabuti ang Panginoon, bumagyo man, anuman ang dumating sa buhay natin, mananatili po siyang tapat. Amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wagi. Tayo ang mga wagi na anak ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sige po, tayo po yung mag-closing prayer. Hallelujah. God, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw, katagumpayan na inyo pong ibinigay, Panginoon, dito po sa daily morning prayer and devotion. Kulang ang salitang salamat, Panginoon, sa napakaraming kabutihan na naranasan po namin, Panginoon. Lord, patuloy ang aming panalangin sa buhay po ng bawat isa. Inyo pong pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, ang bawat isa po na patuloy na hinahanap ka, Panginoon, na nais na makilala ka pa ng lubos sa bawat araw, Panginoon, na kami po ay nakakarinig ng salita po ninyo, Lord. Maisapamuhay namin ito, tulungan niyo po kaming maging malakas, matatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Ma-exercise namin, Lord, ang pananampalataya sa inyo sa bawat araw na lumilipas. Maraming maraming salamat. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, maging sa lahat po ng may mga prayer request, Lord, sa apo po ni Sister Ruby Mignosa, si Kaiden Mignosa, Panginoon, nakahapon pa inilalagnat. Lord, prayer for healing be upon, Lord, sa kanya pong apo ni Sister Ruby Mignosa, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hipuin mo po ang batang ito, Panginoon, Lord, at ipadaloy ang kumpletong kagalingan sa kanyang buong katawan, magmula ulo hanggang kanyang talampakan, Panginoon, maranasan ang kumpletong kagalingan in the name of our Lord Jesus, in the name of Jesus. Maging Lord sa buhay po ni Sister Susan, salamat, Panginoon, sa kanyang paggaling, Panginoon, sa kanyang injury, in Jesus' name. Thank you, Lord. Panalangin, pasasalamat, Panginoon, sa pagsagot mo, Lord, sa kagalingan na kanya pong hinihiling, in the name of Jesus. Maging Lord sa buhay ni Sister Lynn, Lord, we pray. We pray, O God, gumawa ka ng himala sa kanyang buhay, Panginoon, na maranasan niya, Lord, ang himala ng kagalingan, Panginoon, na walang imposible sa iyong gawin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa iyong mga pangako. Thank you, Lord. Thank you in advance, Panginoon, sa lahat ng prayers namin na ngayon pa lang, Lord, sinasagot mo na at sasagutin mo, Panginoon. Maraming maraming salamat. Give us your divine protection, Panginoon, lalong-lalo na sa lumalaganap na sakit na COVID-19. Cover us all tightly with your most precious blood, our Lord Jesus. Greater are you, O God, that is in us than he who is in the world. And we are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. Maraming maraming salamat, Panginoong Diyos, na makapangyarihan, mabuti, dakila. Hallelujah. And we give you the highest glory, honor, and praise. And may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us all, now and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpapapicture kay Sister Irma. Opo. Praise God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Jesus. Hey, Jesus. 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 Oh, that's cute. Jesus, Gran. Jesus. Bye, Gran. Thank you so much, po. Thank you, po. God bless you. Bye. Bye, God bless everyone. Bye. God bless. And thank you. God bless you. May sumba po ngayon. May sumba po ngayon. May sumba po ngayon, mga kapatid. Yes, may sumba po ngayon. Mag-exercise po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hello, Gabby. Hello. Gabby ni si Gabby. Pray po tayo. Thank you, Tita. Pray po na. Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo itong sumbang fitness na to, Lord. Lead us, Lord, na kayo po ang kasama namin sumasayaw sa pagpapala nyo. Alam ko, ito po ay gusto,
kayo po ang ginusto niyo po to na magkasama-sama kami para mabalansin namin ang spiritual at ang healthy na ng katawan namin, Lord. At tinataas namin sa inyo na samahan niyo kami sa pagsayaw ng inyong mga salita, Lord. Sa susunod po, Lord, na ipipraise namin ang inyong salita in the name of Jesus dito sa Zumba Fitness na to pag nagawa ko na yung choreography. In Jesus' name, amen. 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 Amen.